problema. Hindi naman problema. Blessing. Blessing to. Kumbaga, pagsubok lang. Para sa akin, ha. Sabi ko nga, madalas, yun, very good. Alam niyo ba yung kwento ng very good? Gusto niyo ma, magkwento muna ako? Sir, mom? Familiar pa kayo, sir? Yung, ano, yung kwento ng very good. Let's go. Ang ganda ng kwalidad eh, Santino eh. Mamaya papakita ko. Ito yung very good. Ano yun eh, matagal ko nang na-encounter yun. Siguro 20 years na nakalipas. Pag gaganyan ako dati, very good. Ano kaya ibig sabihin ng very good? Yan. Yeah. Thumbs up. Yung thumbs up na ganyan, very good. Ibig sabihin pala yung very good na yan. Ang ibig sabihin yan, ano pala yan? Wala yung tampala na yan. Yung lalaki. Wala. Kasi ang kwento niya, mayroong isang kaharian. Na siyempre, yung hari may advisor. Yung hari, mayroon siyang... Ang hilig niya, pangangaso sa buhay. Ganun po. Parang halimbawa, natalisod ka sa bato. Sa susunod ba na dadaan ka doon? Siyempre, mag-iingat ka, no? Kahit tanggalin mo yung bato na yon. Okay, nauntog ka. Lesson learned. Lesson talagang maano ka doon. Ay, kailangan mag-ingat ka na o kaya itataas mo yung bubong para hindi ka... Pilipino tayo eh. Gunam. Pag naturos ka, tayo kasi mahirap na. Baka ma-hypnotize si Sir Eddie. So, uminom na nga ako. May gamot na ba? Tirahin mo na. Okay, sige na. Sahin na para maliwanagan ng mga... Saradong isip. Kasi nung una tayo dito kasi si Lars talaga doon lang eh. Tapos nung sabi niya iba natin yung ano yung dito sarap. Yung sabi mo anong nasa Kereme Quezon tayo. Magpanga kami sa High Bells New York doon. Magpanga kami. Yeah, nga ganon. Maganda yung naging usapan namin, tatlo pa lang muna kami na ikukan daw. Parang dati 5,000. Parang ayos na daw kayo dyan. Hindi ako. Pag-usapan ng mabuti, hindi pwedeng basta ura-uraga, alis. Kaya kapalit naman, ibig lang natin assume. Then it so happen na during that day, maganda yung usapan from Quezon to na kami. Kaya lang may meeting ng Saturday. Hindi ako nakapunta. Nakalimutan ko. Pumunta ako ng Barnum Monday. Hindi naman si Paridali may tumulad na meeting. Parang hindi na parang nagpaalam sa'yo na hindi mo nilaw siya kukan si Daan Paridali. Then, sige. Pagsinti lang naman yung problema. Then, tinuloy yung meeting. Ngayon, dito nag-usap na tayo sa fan. Kung, ang tinanong ko, kung may lilipatan kayo. May lilipatan. Kasi, mahirap lang assume na, saan pupunta, hindi na pwedeng ganun uraga. Kahit na fan. Sabi naman, parang sabi, meron kayo sa likod. Lilipatan, di ba? Then, tinanong ko, mag-uupa kayo doon. Ah, hindi, kasi kaibigan yung nag-upat, parang ganun eh. Then, yun, sabi ko, inulit ko, talagang pa na, walang may lilipatan na kayo. Kasi mahirap naman, kasi ayaw ko yung makasakit ng loob ng tao. Na, forget mayroon ka ng grupo, alisin mo na ka, hindi pwede ganun sa akin. Kaya yun, kinularify kong mabuti yun. Then, naging usapan, lilipat na kayo doon, tapos si Lars naman, lilipat yan. Ang ganun, nasa hotel siya eh. Ganun ang nangyari. Then, nag-usap-usap na tayo ng papano. Then nagkataon na si Andrews ka, di ba? Edison? Diyan sa kwan, magkano ngayon ang magiging upa? Diyan sa pwesto. Oh, nag-meeting kayo dyan. Nag-meeting dyan, di ba? Nung parify na mayroon naman sila lipat, ang problema, magkataon. Ngayon, nagkasundo tayo sa 7,000. Di ba? Una, hindi pa nga 7,000 for 6 months, parang gano'n, hindi nga usapan eh. For 6 months, 7,000. Nakasama sila engineer ha? Oo. Nakasama sila na members. Ay, ng grupo, ng corporation na nagkataon na 12. Yung panang corporation, 12. Ngayon, nung dinivide yung 7,000 sa upa, that is 580 plus lang eh. Ginawa na natin 600.
unang gagawin, magbabayad ng first month sa payment sa kanya, hindi mo taon daw, basta magbabayad niya ng kanya. Kaya, nag-produce tayo ng 600, pag-600 na. Then, yun lang, naging usapan, then patang magiging pan. Ang nagiging pan natin noon, usapan, aside from opisina na, pwede pa tayong magtayo ng organic vegetable, pag gano'n. O, yun ang magiging pan. Then, doon tayo nagsara ng kwan, nag-usapan na. Then, finally, doon lang naging usapan. Lilipat si Lars dito, lilipat tayo doon. Parang gano'n na. O, diba? Then, kami na, ay, yung corporation na ang mag-uupa. O, diba? Oh, pero sa corporation hindi din sila. Oh, kasama basta corporation yung 12 yun lamang ang miyembro. Oh, tapos ano ang kwan na ngayon? Ngayon anong nangyari? Sino ko alam kung paano nagka problema eh. Yun ah, anong nangyari ngayon? Di nandiyan naman nagbibintang naman tayo diyan. Okay naman. For how many weeks? Kaya lang di succeeding weeks. Sa Saturday hindi ako nakakapunta. Alam mo naman may trabaho naman ako, inaayos ko pa yung kanang DIR ko. Kaya busy ako. Eh may mga deadline ang kanang DIR eh. Ngayon, hindi ako gaano nakakakuha aside from my van ako. Then only to find out, nung nadaan ako dito, nang galing akong kawayan, meron naman na palang talipa. Hindi ko alam yung van eh. May talipa ba na dyan? Nung kan, tinawagan kita. Hindi ko ka pala. Hindi ko alam yung problema eh. At tapos nung ano na, eh sabi mo may problema, ganito na. Eh, kasi simple, kayo magkasama kayo. In the first place eh, kayong tatlo nga, ay kayo nga ang laging magkakakuan eh. Kaya kami, ako hindi ko alam kung may ibang grupo. Doon ko lang nalaman. Ngayon, during that night, hindi ayusin kung paano. Hindi naman pwede araraga na ganito. Hindi pwede. Dapat maayos ang usapan. Kaya nagkakuan tayo doon. Parang nagkakuan na tayo doon. Kung anong magiging desisyon. Kung ipapaubaya na lang natin o tayong dalawa lang yun eh, mag-assume eh, mag-ukan. Kayo na ang magtutuloy o yung corporation. Although member naman kayo, tayo rin yun. Kasi hindi pwede kasi magsama yung gawin natin opisina na resto bar. Kung organic vegetable, siguro may kainan, okay lang eh. Pero kung as a resto bar, kasi pwede ito kasi, ang gagawin lang natin eh, sabi mo nga. Pwedeng gawin lang natin ito sa satellite office ng region 2 eh. Kaya yan eh. Kasi meron, ang permit naman natin nasa head office eh, national operation ito eh. Yun ang gagamitin natin. Magwalang tayo rito ng satellite office. Lahat ng paano po provide sa atin yung ano, necessary documents para magkaroon lang tayo ng satellite office dito. Mapayagan tayo. Ganun lang yun eh. Na mag-operate. Kasi actually nag-operate. Dinuli sana tayo dyan sa ano, na hindi tayo legal. Illegal tayo. Illegal ang natin. Kaya yun ang kwan. Kaya nga ngayon, kung yung problema, napakalit na yung problema ako na, Edison, yung sa pwesto lang. Hindi malala yan eh. Yeah. Nasa pag-uusap lang yung pakta, diba? Kaya pag-usapan kung anong gagawin natin para hindi yung magkakasama tayo. Tapos naglipat lang ng pwesto eh, mag-away na. Hindi ah. Dapat walang sakita ng loob, diba, Gray? Ayun. Ganun yun. Kaya yun ang sinabi ngayon kung paano ang gagawin natin para maganda yung pagiging usapan. Tsaka nga pag nakita, oh, ito na ang kopo natin, ganito na. Although, kalumipat, pagka nag-meeting naman sa akin, pwede naman tayo, pag nag-meeting tayo, magkakasama pa rin tayo, hindi yung nag-iwalay, naglipat lang ng opisina eh. Mag-away-away na, hindi gano'n, di ba? Long, di ba? Kaya yun ang ayusin natin ngayon. Kaya, ayaw ko naman, siguro naman, klaro naman yung start kung paano tinawag pa nga natin si Sir Bong, Pedro Bong nung kan, mag-meeting na tayo doon. Pinag-uusapan na natin kung paano sa sistema patakin ng OO, ano yung corporation natin, paano set up. Kung nakikita naman natin, maganda, di ba? Na hindi lang tayo nakabub ng maayos ngayon dahil sa maraming municipality nag-GCQ. Nag-GCQ bubble pa. Sa kami sa opisina nga eh, pinabawalan kami lumabas. Kung maaari hindi necessary, huwag muna kayo lumabas. Baka matyambahan kayo. Eh dito nga yung professor ko, si Dr. Rosini. Kilala mo siguro yun. Nagkita kami, March yun. Sino kumuha ako ng travel pass sa LGU? Siya, at ano mangyari kay Dr. Estacio? Bakit biglang nakal? Ay, may sakit mo. Kasama yun si Engineer Robinia. Punta sila nang sa vacation center. Ay, may sakit yun. Stress pa kami. Noong April, nadali siya.
ako. Hindi ako lumalabas. That's why, parang ako kitsakan, medyo, pag ako, sa head office, sabi na sa amin, eh, kung maaari, huwag kayong lalabas muna, katindi nang pa, nakakuha ng Isabela. Naka-headline na rin sa balitang Isabela sa GCQ. That's why, minsan, nung inaayos ko yung bookkeeper ko nga, hindi ko pinupuntan sa kawayan, pinagawa ko na dito sa kawayan, eh. Sa pinsan ko, pawangkin ko yung panang annual income tax return ko. Dahil takot ako, malapit sila sa City Hall, yung opisina, eh. Ang gatsambang ko yung tao doon, hindi natin alam eh. That's why yun ang one lang. Kaya hindi tayo gaano nakamove. Pag nakamove lang tayo, mabilis itong panatin, yung corporation natin. Nagkataon ngayon, meron tayong problema, maganda lang, habang as early as possible na ganito, na nagkaganyan na, maiaayos na natin. Ah, di ba? Kaya yun ang panin natin, pag-usapan natin kung paano natin ayusin ng maganda. Okay? Thank you very much. Apastop. Sir Wong. Sir Wong, sir Wong naman. Hindi naman, kumbaga, on my part, yun nga, kung ano yung napag-usapan, kasi previously, katulad nung sabi niya, parang, ang analysis ko rin, is, corpo ang mag-take over. Yan. So, ngayon, siyempre, dapat talaga, siyempre, kung office ka, or satellite office, or whatsoever man, yung rights is tayo ang may rights dyan. Kasi yun na yung naging arrangement natin, first meeting pa lang, na ganun na nga. And, doon na nga, may mga, ayun nga, sama, maliit lang naman na bagay, hindi pagkakaunawaan, hindi tayo nagpunta rito, hindi natin ginather to na mag-away tayo. Dito tayo para ayusin. Sabi nga ni Pastor, dalawang tao lang. Dalawang klase lang ang tao. Isang mabuti, isang masama. Pero pagka tayo, hindi naman ibig sabihin na demonyo na tayo. Tama, Pastor. So ibig sabihin, tao lang tayo. Hindi naman tayo perfecto. Kung nagka may nasabi tayong hindi maganda, humingin ng pasensya, humingin ng tawad, tapos. Para at least may second kasi, kung kumbaga, yung level din natin pag sa ganitong senaryo, kumbaga, kailangan mag-stoop down muna tayo sa ano, para at least hindi tayo, para magkaunawaan. Pero kung kumbaga, i-analyze din natin yung sitwasyon before tayo mag-judge ng kung ano man yung dapat na i-implement or impose natin dyan. So pag-uusapan natin ngayon na isang part na medyo crucial na ano is kung whether to continue or not to continue. Yun lang naman na eh. Yung, wala naman ang iba. Yung pesto. At saka dad, yung ayusin natin dito, yung paghihiwalay nilang dalawa. Yung kumbaga sana maging paghihiwalay nila is maging maayos para pagkapunta sa office ni nila pastor itong mga, office natin din ah. Office natin. Parang ganoon. Para kuan kan. Siyempre kasama na rin 'yon. And siyempre magde-decide din sila kung ano yung plans nila. Oo. Kasi yun nga yung isang kuan kagabi regarding dun sa product. Diretso na natin sa product yung investment na nag-usapan ni Sir Lars yung investment is yung pera, wala na yung pera, may padala na, so inaantay yung product yun niya, kung gusto nilang i-retrieve yung pera, naka-invest na yung pera, yung isang reason. Eh kung ano talaga yung plan nila, kung pwede pa bang, welcome pa ba ang aerolog dyan or papaano yung sitwasyon, pwede po ba natin ituloy para at least kung halimbawa mag-i-stay pa ta ang aerolog dyan, kailangan may ruling lang mangyayari, hindi na yung kailangan, kasi ang pagkaka-analyze ko, yun na nga, di ba yung sabi ng sir, pwede pa rin sa ibyong sa continuation, kasaduhin ng aerolog yung pwesto nyo. Pero,
dahil nga sa pandemic, siyempre, survival job. Pakinabangan natin yung stores. So, wala namang sana problema doon. And yun na nga, may yun na yung concern ni Sir Lars na yung ano kung paano siya na yung magpapaliwanag at sila na yung sasagot. Okay. Mga ano na lang kami para isara na muna. Sir President, tapos ako pang huli. Ikaw muna. Anong ano mo? Anong ano mo? Isad mo para isa. Tapos ako sa loob. Yung bukal sa kalooban. Para sa akin, kung yung sabi din Sir, yung Vice Man, tsaka para sa akin lang maayos natin ng mas maganda at mas maaga. Ano man yung naging problema, napag-usapan din natin. At yung, paro niya, nasabi naman na nila para kahit magkita-kita tayo ulit sa mga anong yun. Professor, ayun, ang sa akin naman, sabi Sir po, Sir, hirap din kami sa pinansyal. Yung share na sa sangkay. Konti na lang itadagdag namin, bayad na namin sa isang bahay namin yung pag-ibig. Kasi 1-4 ang bayad namin sa isang bahay namin sa pag-ibig. Eh lalo ngayon, dalawa kami. Eh nauling na pag-uusapan is 400. Yung 400 na yun is, ano yan, yung 4,000 divided by 10. Dahil yung 3,000 niya is tatlo silang ano yan, mag-social care doon. Doon sa takbo na yan, kasama pa sila. Sa amin, yung magigat din sa amin sa pag-aaral. Dahil 800, magpag-aaral na lang kami ng 600, isang buwan na namin bayad sa upang ano namin, yung sa pag-ibig. Yan o, sa bahay. Kasi dalawang bahay pinapayaran namin, 2-2-6 yung isa, yung lilipatan natin yung pwesto. Na pagkaya ini-offer natin, ay sa last, ilang weeks nang nakalipas yun, diba nag-usap tayo ng ano, heart-to-heart na usapan, alam nila. Sinadya namin si Sir, dahil yan, dalawa kami ng misis ko, dahil maraming mga pantalaga, mga argumento na naririnig ko, na actually, hindi ko alam kung naintindihan ako ni Ate Lilia, saka ni Kuya Dani, talagang, ayun nga, kung nai-stress ito, eh ako man, nai-stress ako. Bagamat matagal na namin kaibigan yung mag-asawa na yan. Well, 2010 pa kami magkakakilala yan. Ngayon, talagang, biro mo, Sir, ano, Victor, sa tagal namin magkakakilala, talagang, alam ko, pinakagalitan ko siya. Ano, huwag tayong magsalita ng mga ano, kung ano-ano, sabi ko. Talagang inano ko sila, talagang nagbablas ako na ko na. Pinatawanan lang ako nung dalay tatlo pala sila, pinatawanan lang ako na ko, napikon na natin si Pastor talaga. So yan, ina-offer namin yung sa amin. Kumbaga, para rin makatulong kasi actually, 2 months na mahigit, magkano pa lang kita namin. Sir, walang kita talaga. Actually, in 3 weeks, trinabaho ko to ang bilis. Kasi nakakuan pa tayo, tayo sa abs. Ayun, nagka-problema yung abs. At nung nagka-problema, pero plano na po talaga na sabi ko, sinasadis ko kay Sir, ano kaya kung gawan natin ng sariling sistema itong ito. Kasi ang pinaprant natin sa tao is hero loop. Yun pala, ang talagang product nila dapat is abs. Mga juice. Ngayon, naiipunan ka, Sir. Sabi ko kayo, Sir Lars. Ewan ko, marami po tayo gusto. Wala na. Yun, naipunan si Sir Lars ng juice. Siyempre, mababaon siya. Hindi naman niya maipetenta yun. Ng anong halaga? 500, kahit 250 na. Ang hirap ipenta. Ngayon, ang nangyari, sabi ko, Sir, gawan natin ang sariling sistema. So, kinausap namin si Kuya Dani, si Sir Rolly, kinausap ko si Sir Christian, tapos si Sir siya nang kumausap kila Sir Wilson, sa inyo po, dito, si ano. So
yun, na, kaya natin binuo itong fan, itong korpo. So, nag-umpisa tayo na walang-wala. Hanggang ngayon, walang-wala pa rin. So, yung sabihin, ang gusto ko lang, yung makatipid tayo muna. Makatipid muna tayo. Na ino-offer ko po yung ano, yung fruiting house, ano ko doon, yung incubation house ko doon, sa mushroom, i-alisin ko muna yon. Kumbaga, inilaylo ko muna yung mushroom ko talaga. Kasi sama sa init ng panahon, medyo nahirap magpon ngayon. Ngayon, doon, offer ko doon, itre. Ngayon, wala tayong share sa tubig, wala tayong share sa kuryente. Bakit? Kasi kung kumikita na tayo, bakit ka pa magano? Oh, sabi ko kay sir, kung kailangan ilabas natin yung office, kasi istakan lang muna natin yan. Mag-meeting tayo, pull out tayo ng product, mag-area tayo. Oh, maaring once a week lang meeting natin, or twice a week, twice a month, mga ganon. So ganon lang. Ganon yung sistema na hindi pa natin talaga kailangan ng uupahang pwesto kasi wala pa tayong ibubuga. Wala pa tayong ibubuga, lalo na kami, na ano, siguro maaring Sir Victor, okay lang, so sir, inyo, pero kami, wala talaga. So yun, Jin yun lang yung nangyari dito, yung nangyari dito sa inyo, sir, ay ano, Ma'am Doreen, Ma'am Bea, lakip-lakip yan. Positive side ako, hindi negative. Ngayon, yung office natin, nadismaya rin. Ay, sabihin ko rin yung kalooban ni Sir Marlon kasi wala sila. Ay, nagsasabi rin sila sa akin ng kalooban. Si Sir Marlon, si Sir Christian. Si Sir Christian, nung nakita niya ito, gusto pa niyang kunin yan eh. Ito. Ang ganda nga ng plano na eh. Ang ganda na ng plano. Kukunin niya ito. Ay hindi, kukunin ng korpo. Kasi bakit? Ang ganda ng system natin. Ang ganda. Kaya madali lang yan. Ngayon, yung nangyari na nung nalaman niya na andyan pa kayo, medyo na-dismaya siya. Bakit? Kasi ang talagang usapan, yung nga, aalis sila, lilipad, at si Sir Lars yan. Biniro ko pa nga, sir, aluwang ang kwarto mo ha. Magandang privacy mo dito ha. Huwag ka lang magdadala ng ano dito. Biniro ko pa kasi sir eh. Huwag ka lang magdadala ng ano, office natin dito. Mahirap na haluan natin ang kalokohan ng business. Actually na ano ko si sir, napaprank ako siya. Sabi, heart to heart sir. Heart to heart. Alam ng Diyos oh. Hindi, kumbaga, ang sa akin naman, pag sinabi na kasi ng isang tao, alam ng Diyos, naniniwala na ako eh, hindi ko na alam kung nagsasabi ng totoo, hindi, gano'n. Basta ginamit mo yung Diyos, okay na tayo dyan. Gano'n. So yun, ito, sana wag natin ikasama ng loob. Kasi lahat naman tayo nagkakatulungan tayo. So yung maraming plano, inaano ko pa nga si sir eh. Pinipigilan ko siya eh. Actually, alam naman nating lahat yun na ang dami niyang idea. Si sir, ang ganda, marami siyang idea. Okay naman ako dun eh, sa idea niya yun eh. Basta business. Nasa good, maganda yung idea niya. Ayan, kaya lang sabi ko, sir, pwede bang huwag muna? Madali na lang yan pagka kumikita na tayo. Ganon. Reality muna. Oo. Kung pagka kumikita na tayo. Siyempre, ang ano niya lang siguro, dahil nga hindi pa tayo makausad-usad, meron lang konting pagkawa ng income. Ganon. So, yun. So si Sir Christian, okay lang, sabi niya, kahit wala si Sir Christian, basta, sabi niya, majority, andun ako pastor, sabi niya. Si Sir Rolly, ganun din. Actually, meron lang pinagawang membership form. Si Sir Rolly, 1,500 po yun, 10 booklets. Ayan, sa 10 booklets na yun, isang booklet, 50 membership form. Na tagtatatlo ang bawat para dito sir, yes, sa ano natin. Kasi yung kapatid niya na nagtatrabaho, ang daming magpapamember, hinahanap lang yung ano. Sige, paggawa ka ng ano. Kasi sabi ko ganun sa kanya, 10 times 50, 500. 500 times 1,000, 500,000 yan, sabi ko. How much yung 1,500 na i-ano natin sa expense?
kasi madali lang. So yun, actually hindi naman ako against dun sa mga inanimidan. Kaya lang yung presensya ng office natin nawawala. Yun yung ano lang. Kasi saka isa pa, nakita ko lang, observation ko lang ha. Yung office na yan is may karapatan din kayo dyan. Kaya lang, yung karapatan na yon is for aerolite lang natin, support ko natin. Hindi ko tayo masasaktan kasi ako man nakita ko na mismo na nagkaroon pa ng inuman doon sa office natin na hindi dapat. Tama po ba ako? Hindi dapat. Kahit na tayo na magkakasama, hindi pwedeng mag-inuman doon. Eh. Bakit? Office natin yan. Kumbaga, para pang niwawalang respeto natin yung office natin. Pwede yung mag-inuman sa labas ng office. So, ganun siya. So, ito namang, ano natin, ito, itong inaano natin na ito, for, ano to, for good reason. Na mabuti lang. Kung hindi ko kayo kinakampihan, hindi ko kinakampihan si sir. Actually, kumbaga, sabi nga ng misis ko, buti na peteretsa mo si Sir Lars, sabi sa akin. Hindi, mahirap yun. Kasi sa part ko, Sir Lars, nabanggit ko na sa iyo na bakit nagkaroon tayo ng grupo. Hindi ako nagmamalaki dahil sa akin. At magpapasalamat din ako ay Pastor Faray dahil dinala ka sa akin. So, yun. So, yun. Lumaki yung grupo hanggang sa nakilala ni Sir Lars kayo dahil kay Kuya Danny. Tumapit kay Sir Edison at Sir Edison dahil mga kaibigan kayo. So ganun, si Sir Bong. So ganun po, kumbaga masaya, ang saya ng umpisa natin. Masaya. Di ba, masaya yung umpisa natin. Sana tuloy-tuloy na ano natin, iayos natin yung van. So yan lang kung ililipat. Actually, kung ano pa rin natin dito, i-porso pa rin natin dyan na dyan tayo, ako hanggat maaari lang kasi yung pera wala ko talaga. Alam niyo ba yung pinang ano ko ng 5,000 pinatang ko pa yung exercise at yun nabubuliklig ako dung kulpian sa diba nag-invest tayo 500 bucks is equivalent to 40,000. So ang hiniram ko kay Sir Christian is 30,000 ang kinuha ko sa kanya, pero ang utang namin doon is 25, yung 5,000 is share niya. Bukod doon, nung nagkaroon tayo ng corpo, nagsishare tayo ulit ng 5,600 kasama yung 600 na renta. So sabi ko, binulungan ko si Sir Christian. Alam niyo yung product niya, 21 package ang kinuha ko kay Sir Christian. So nakabenta ako. Members price. Yan sir, ito na yung pera natin. Kasi sabihin muna natin, hanggat wala pa yung system natin, pagkandyan na yung system, ibalik natin yung pera. Sir, pwede bang hiramin ko muna yung wala talaga ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya, at least ako naman nagkurso ng product. Hindi ko naman sinabi sa kanya. Pagkandyan na yung system, ibalik natin yung pera para ma-encode yung mga tao. So yan din na ng pa-explain natin sa mga nag-member na wala pa yung system. Kung dyan na yung system, i-encode na lang. So yun po. Sir Christian, Sir Lars. So sa akin is, side po, kaya lang sa side niya ako sa personally sa akin po, agree po ko dun sa sa suggestion na siguro mas parang mas magaan ay. Siyempre, dati din ako sa sarili ko, parang sa inyo, sir. So, sa pagdating sa pera, sa financial na taglit pay. Kaya, yan, sinisigap namin kung paano mo pang-araw-araw, pagtawid, pang-araw na pagkain lang, yan, sa pagbibuhan. Kahit piso-piso, siyempre, pag naipon din yan, yung mga bills, wala pa yan, hindi pa cover yan, hindi niya pa kaya magbayad ng bills, tuition, ano ba yung mga, iba pa namin mga binayaran. So, parang, sabihin natin, at least makakain mo lang kami, araw-araw. So, ako po, personally, okay ako dun sa suggestion na hanggat, kung okay lang din sa iba, hanggat maaari. Kasi ngayon lang na nag-start, dun muna po sa inyo yung office. At least 3 days sa upa. Hindi tayo mag-upa dun. Or then, yung monitoring sa kayo po bala. Kumbaga, ibig ko sabihin mas ma-lessen yung expenses ng corpo, diba? So, yun po yung ang society. Kapag dating po sa
ang ano po ako doon. Mas panig ako doon sa suggestion yun yung ano ni Pastor na doon muna sa kanila. At is yun, malaking bagay na rin yung masasave na ano ah, 600 o kung magkano. Diba? Yeah, 7,000. Mm-hmm. Diba? Sabihin na natin, 3, 5 or 4K. Oo. O, ang laking bagay nun na maan, monthly. Kumbaga, yung share natin sa iba, ang gastos lang natin, opo, paglabas-labas totoo natin, ang gasolina. Malaki na ang maabot ng report. Kung halimbawa doon, ito ano ko lang ha, analysis lang, pag-usapan natin. Eh, total, kung ganun lang din, di parang hindi na nakinabang ang aero dyan. Eh, what if demand ng group, may balik yung 600 nila. Kapaya pero. Sa, hindi, sa ano naman nga, tapos na yun eh, yung last month. Yun na nga eh, kasi parang in condition doon sa continuity is kayo. Naibayad na yun kay... Kaya nga, hindi nga, di siyempre, kung naibayad sa kanya... Last month. Oh, last pero month. Pero natong month na to, wala pa naman. Ngayong month na to, sir, wala. Hindi, oo nga. Hindi yung nag-intindihan eh. Nagbayad tayo ng 7,000. Eh, hindi na pala, ano, hindi na pala matatulog dyan. Ito ang point ko lang ha, kasi... Wala pa naman natin. Ano? May binabayad na ba? Hindi, last month, di ba, nung nakareceive ko na, ano, UTIC 600. Hindi, patapusin nyo muna si dad mo na kasi. Oh, sige, ka muna. 600. Kailan ba nagbayad? April. Okay. April, oh. Payment, April. Eh, parang hindi naman na napakinabangan yung ano kasi... Kasi nga, dad. Kayo. Wait. Eh, what if the demand ng group na, eh, wala naman na tayong pakinabang sa, ano, eh, hindi naman natin napakinabangan ng gusto. Yung sa loob lang sa buwan. Eh, pagkaano yung inayat namin? Na-exalted. Oh. Yun nga, dad. Yun nga, ang part kasi nangyari dyan, wala kasing puhunan eh. Ibig sabihin, kung nagbayad na kayo ng renta, dapat meron na kayo, nag-invest na kayo ng ano ba yun, nagamit nyo, nag-meeting kayo, o di kung ano pa yung gusto nyo, nung gusto nyo mag-restaura ng mga native-native, di kayo, kinamit nyo na sana. Bakit nung natapos na ngayon, patapos na, eh... Nagkaroon lang kasi ng hindi pagkakawawaan. Eh, ang pinapoint out ko ron, eh siyempre, di ba, una-una nag-invest, halimbawa, ako, nag-invest din naman ako, 600. O, ilang tao yon. Kaso nga lang, hindi nga lang full blast eh. Hindi nga lang full blast yung, ano. Kaso, parang kung yun lang, kung halimbawa, eh, baka mamaya, magsalita yung ibang ano na, kung sayang yung ano, yung 600, hindi natin napakinabangan na posto. Kasi isang buwan lang. Eh, hindi naman na pala tayo tutuloy dyan. O di dapat may balik yung ano kasi sila na yung nagtuloy eh. Tutuloy oo nga dad, pero sinong may kasalanan dun na hindi ginamit yung kwan, yung pwesto? Kasi alam mo, pag nag-rent ka, halimbawa nag-rent ka ng pwesto, syempre papagawa ka ng kwan dyan. Magpapagawa ka ng table, lamesa, para sa office nyo. May ginawa po ba kayong ganun? Walang pinut-up kahit. Walang pinut-up. Yung tapos masisisi yung kwan pa. Yung, alimbawa, akong pa, gano'n. May naging meeting place, may lugar, kahit paano. Okay, kahit paano. Yung gano'n naman, sir, package still ba na pumunta dyan, kahit paano naman, as a chairman si Sir Lars, nag-stay din siya dyan. Bukod doon, every time and then, bukod doon, nakuha niya si Len. Nakuha niya si Ginito. May naging meeting place, may lugar, pagka may bisita siya. Mga gano'n, sir, mga gano'n. Kasi bagay. Parang sumakay ka ng bus dad eh, di ba? Sumakay ka ng bus, nagpabook ka, eh ayaw mo yung bus. Wala na, yung kwan mo, binayad mo. Ganun yun. Covered, yung pero sa... Pero hindi pa naman ano yung Bea, kasi suggest naman. Magmagrubutuhan pa rin ata kung saan talaga officer, no? Ay, pastor. Sa, kung yun ang ano nyo, sa inyo, ako anong dunin ako, hindi ko pa alam sa iba nating kasama ko. Kasi hindi lang naman iisa atang mag-decide. Parang majority, ano pa rin, kasi corporation lang yun. Oo. Sinasabi ko lang naman, inside ko, hindi ko sinasabing... Parang inaano ko na doon na talaga. Sa anong sa side ko lang, ang sa akin lang personally, okay ako doon na doon kaya pastor at least libre. Yung iba nating kasama, hindi ko na ano kung anong decision nila sa kanila din yun. Yun lang naman. Offer ni pastor yun. Ano pangalan sa'yo? Anong side mo? Ikaw anong? Okay. Ang pan naman din po dyan, kung sakali, total, sinasabi na ni pastor yung mga advantages at sa ngayon, advantages ng at disadvantages sa ngayon dyan sa korporasyon natin. Ang akin naman, kung saan ang majority, okay lang din. Pero kung kayo po, kung are we happy or ano ba tawag doon, kung okay pa kayo na mag-stay dyan or ano, okay. At
Welcome naman po. Tsaka never po kami, yung clear ko lang po, wala pong pinalayas, hindi ano, or something umalis. Choice po ng tao yun kung ano man yung nangyari dyan nung nakaraan. Kasi ang pangit naman po na, pasaling-saling kwento kasi eh, mas maganda kaya nga po nung time na nagkahiringan, kung ano, nag-uusap po, kwan na lang sana yung sa amin. Personal, hindi yung andaming tao na involved. Pasaling-saling yung salita, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, may ano pa pong barangayan, na anong barangayan, walang ganun, eh ang gulo, hindi naman kasali yung taong nagsasabi ng ganun, papabarangay. Hindi, si Lilia lang yung nag-chat ko. Oo, kay Edison, ang dami, sobrang nakaka-stress, wala naman husanang ganun, kung dumirekta na lang sana si Sir Lars, kausapin kami, eh total, parang kung ano niya sa amin, parang pamilya, kasi nung mga nakaraang ano naman, hindi, siyempre, alam mo naman ako pag nag-express ako ng pili ko eh. Hindi naman sa pag-ano, parang pamilya na rin siya. Kaya lang, all of the sudden, nagkaroon ng di pagkakaintindihan. Parang hindi maganda yung kinalabasan. Nagmumukha kaming hindi maganda. Ugali, image, nandun na lahat eh. Kasi wala kayo ni Madam... Kasi nga, hindi nila naririnig. Kasi hindi rin nila naririnig yung side natin. Kaya nga, side din naman namin yung inaano namin. Ako, wala ako kaming fan. Alam niya yan. Mula sa pagkain, sa pag-ano, sa kain na, walang iba-iba kasi hindi naman na ano, kasi siya din naman, open arms siyang nagbibigay ng sinishare niya, kung gano'n niya, ano yung mga trick ng mga anak namin, napakalaking bagay nun, kasi iisang ano ho kami, bubong po kami, napaka thankful namin kasi kahit paano, minamalasakis pa niya sa lahat ng bagay. Kaya naano namin. Eh, nagkaroon ng hindi magandang hidwaan or pagtatalo. Parang ang labas, napakapangit ng ugali namin. Or hindi kami kwan. Kaya sabi ko, wag naman sanang ganun si Sir Lars, sabi namin. Hindi yung pasalin-salin, pupunta si Kuya Jomar, mag-issue. Mamaya-maya, nandiyas kagabi sila at ano, Ate Lilia or Juan. Kung tutusin, wala naman po sila, hindi kami dapat mag-explain or Juan, wala kaming pakialam sila kung ano mga personal ano nila sa amin. Kasi kami, nag-ano lang po kami, nag-kwakwan lang po kami kung ano yung kwan namin. Ayaw na namin yung nagsasalita sila ng hindi maganda tungkol sa amin. Kahit sino naman po. Hindi na po dapat sila kasali dun. Pinapalaki pa nila yung ano. Ito si Edison. Hating gawin, 11 to 1, nag-chat-chat yan sa akin tungkol dun sa issue ni Sir Lars na pinapasabi ni Lilia. Naka-screenshot po lahat yun. Kasi ang gulo ni Ate Lilia, pinapaano niya yung sitwasyon. Bakit kailangan pang barang-barangay, kapit-kapitan? Ano husan ng ano dun? Nung pinapakuha ho ni Sir Lars yung mga gamit niya kagabi, ang ano namin, hindi naman po yung hindi ibibigay o ano, mag-uusap lang. Kasi pag once na umalis si Sir Lars, ano po, gusto ko sana mag-uusap po kami, pull out na rin po yung ano namin. Kasi parang sa amin, hindi siya nakikiusap na maayos. Nakikipag-usap na maayos sa ibang tao namin naririnig yung mga sinasabi niya. Ang pangit ng dating. Kami po lumalabas na pangit ang ugali. Ang kwan lang namin, mapag-uusapan kung ano man po yung kwan. Mapag-uusapan po yung mga dapat pag-usapan bago magkakot. At saka, yung kay Doris, yung ano yung sa mga product, formal turnover. Yun lang naman po. Wala ho yung hindi bibigay yung gamit, papaklasin lahat, lahat ng ginawa raw ni Sir Lars, ganyan-ganyan. Kukunin yan, ikipain niyang ganyan. Sir, di ba napaka-ano? Hindi yung abrupt na ganyan. Hindi abrupt na ganyan. Parang magraraut-raut sila kagabi. Hindi, nung nagpa kami dyan, nag-inuminom pa kami ng Red Dwarf, di ba sila tayo. Hindi, ganito ang gawin natin, hindi yung abrupt. Katulad, sir, example ko po yun. Opo, naiintindihan ko po kayo. Si Sir Lars, kung kakooperasyon kami, may samama siya ng loob or ano, kung ano man po yung ano niya sa inyong lahat, kami na ang wala ni Dorser. Kayo lahat nandun. Hindi, ngayon, kasi ang ilang problema nyo, ang inaayos ko doon, ang inaayos ko doon, hindi ganun ang decision kagad. Kasi napakasunod, ay tagal yung magsama dyan. Opo. Tapos, only sa atin, isang araw lang, dalawang araw, nagbagyan kayo, ganun na, parang hindi maganda ako. Kaya nga, di ba, nung una kong nagsalita, dapat magkakasama tayo, membro kayo ng korpo. Tapos, hindi na lumipat lang ang opisina, eh, mag-away na kayo, hindi ganun. Hindi ganun ang situation, di ba? Pinapaliwanan po kanina. Opo, okay tapos, naman po yung lilipat ng... po sana ng office or ano, kung na yun, diba na yun. Kaya lang, Sir Lars, hindi po nakikipag-usap sa amin. Sa ibang tao namin nalalaman yung mga sinasabi niya, okay. Hindi po namin alam kung totoo o hindi. No,
Ganito kasi yan eh, actually nung nadaan ako, di ba? Opo. Hindi ko alam eh, 3 meetings na hindi ako nakakapunta eh. Eh ako na, inalis ako sa kwan eh. Nirimove ko talaga. Nirimove ako, biro mo ako, mabilis ako magbayad. Nag-stackis pa ako. 15,000. Kaya ako, kanya-kanya po tayo. Narimove. Tinanggal yung pangalan ko pagka bayaran pa. 5,000, pinibili ako. 600, bili ako. Pero tanggal ako eh. Nag-explain ako sa'yo ha. Naglasing siya dad doon eh. Naglasing siya no. Hindi, hindi. Ganito yan, ganito yan. Ako, ang tagal ko humawag ng mga, naging student leader ako, naging ganito. Kaya hindi dapat maayos, hindi dapat maghiwala yung isang tao na may sakita ng loob. Kaya ito, inaayos natin, di ba? Gumaganda ang smooth eh. Isabihin lang yung naging problema. Naging problema, ganito. May sabi nga ni Pastor Cornel, lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may kasalanan. Nagkakasala tayo eh. Kaya lang, only sudden, saka natin marahas, nagkamali pala ako ganito. Oh. I am very sorry. Paano ko ngayon sasabihin sa napagawang ko ng ganito, nakakatakot din yun. Kung paano siya mag-sorry, ang hirap eh. Although, na-realize niya na, paano ang timing. Ganun yan eh. Ngayon, nag-uusap tayo dito para maganda, smooth ang kwan. Hindi yung pag nakita, oh, ganito, ganito. Mama, kami, nagsiraan na kayo, hindi pwede yun. Napaganda, magkagrupo tayo. Pag umasenso ang grupo natin, kami nga ni Sir Lars, eh, nandun ako kay, muna akong na-meet ito. Nandun ako kay Pari Dani. Si Pari Dani, classmate ko yan, college. Hindi kami nagpukanya, nagpukan din kami, pero hindi gaarapan. Sabi niya, gabing-gabi, lalagyan niya yung sasakyan ko ng Eurolog. Ay, wag ka! Wag muna ka! Sabi mo, wag! Ano, unang meeting ako, nagpukan mo eh. Wag mo lalagyan, eh, gabing-gabi, lalagyan mo. Ay, di, sa video, parang hindi niya, sabi ko, saka na, ako. May araw naman, wag kami, pero hindi ko, tinukan ang sakit ng loob na, may pinapipilit niya, hindi, kaya kasi dapat pag-usapan lahat. Yung, napakaganda nga, sinabi mo yung site mo, yung mga sitwasyon na rinig mo rin, na yun nga, madami ng pagsampung tao nga eh, sabihin mo nga yung ganito, pakarating dun sa dulo, iba yung sasabihin eh. Iba-iba. Nangyayari yan, di ba? Katulad kaya po nung kay Ma'am Lilia at kay Sir Danny, nung una po, yung sa inyo po, bago kayo nilet ng group ni Sir Juan, may issue pa po yan eh, alam ko pong alam niyo po lahat yun, yung sa side niyo po, parang, si nalalaman namin si Ma'am Lilia kung ano-ano sinasabi against sa amin. Hindi ako. Wala naman po kaming atraso si Lilia, sa kanya. Si Lilia, yung asawa ni Pari Dani, pag nag-uusap kami, hindi na kita alam yun. Kami ni Pari Dani. Parang ang ano nun, hindi, bakit ang tabang na ni Sir Victor hindi na nakikimiting? Hindi, actually. Uh-huh. Ang dami kong inaayos. Tinatawag ko na kayo. Yung VIR ko, ang babayaran ko, 39,000 yung annual. Pinapaayos ko sa bookkeeper ko. Pinaayos ko dito dahil hindi baka makapunta ng kawan. Hindi namin 39,000. Kahit na ngayon, eh, bakit ilalabas? Nung ayos ko, nag-negative pa ako ng 20,000. O dahil sa kwan, sa kwan ng BIR ngayon, lumuwag ang BIR. Nagbabayad kasi ako 3% month ng percentage tax monthly. Ngayon, ginawa na lang ng 1%. Ang laki. Ang laki. Tapos ngayon, nung annual income tax ko, ang withholding tax ko, mahigit 150,000. Kulang pa ako ng 39. Ako, siyempre ayusin ko muli. Sinasabi ko naman kay chairman na inaayos ko to, kalaking bagay. Sinasabi ko naman during meeting, I voice out everything na sabi ko nagpapayad si Sir na inaayos ko. Sinasabi ko naman sa meeting, nadidid na lang naman, ako. Naman yun, sinasabi ko lagi, diba? So, may mga problema. So, we have, okay. So, ako naman yung magsalita kasi ako, yung mga point of view nyo, kasi sabi nga, sabi ni Sir Bong, tama naman yung si Sir Bong eh. Parang pinapasok nyo lang kami sa bitag eh. Na hindi, bakit kami yung nag-grupo pa, yung grupo natin nag-grupo ngayon, parang out of place na tayo. Right? So, ibig sabihin, kung ganun pala ang mangyayari, supposed to be, si Sir Edison, hindi na niya dapat iparent sa atin kung ganun pala ang planning. Yung planning. Bakit? Kasi, kung alam naman natin na hindi pala sila alis, kasi kaya nga, pinapaalis ako ni Sir Edison sa room 2, bakit? Engineer, kailangan ko ito papagaan ko kasi hindi ganun ito. Eh, saan ako lilipat, sir? Doon ka na. Kasi sila doors, nag-doon sila, Ma'am Bea. Ay, hindi, papalayasin ko sila. Sila ang magsabi sa akin. Kahit si ate ko, nagsasabi rin sa kanya. So, ibig sabihin, I pretend na talagang kaya niyang palayasin. Kasi, siyempre, corporation yan eh. Ibig sabihin, kasi alam naman, sabi ko, lalo si pastor, lagi, siyempre, spiritual, ayaw niya talaga yung may kasamang babae din. Kasi, siyempre, sinabihan pa ako, sila, may girlfriend ko pa sa kanya. O, tuloy, all the birong man niya kaupan. Pero sabi ko, wala pastor, kasi purely business po yung panahon dito. So yun yung point ko, sir. Kasi kung ma-out of place na naman lang tayo dyan,
So, tama yung sabi mo. Ibalik rin nila yung kwan kasi hindi naman ito makikinabang na pala for lifetime or for 6 months. Kasi ang usapan kasi dyan, 6 months eh. Yung usapan natin dyan. So, yeah, ganito, ngayon, kasi, ganito kasi nangyari. Ang ganda ng usapan, yes. Kinararo ko pa kung may lilipatan sila, yun. Meron. Then, lilipat nila sila doon. Ikaw naman, lilipat ka dito. Then, okay na. Yun. Ikaw ang chairman. It's so happen, nandiyan naman kayo. At after 1 minute, nag-meeting tayo. Yeah, ganun lang. Smooth. Hindi naman ako ng tukas niya. Hindi ko natatanong yun. Kasi, eh, ang klaro naman ang usapan. Yes. Oh, eh, dapat, nung nag-meeting tayo, kinilaro mo sana. Eh, hindi ko naman alam yung kanya, usapin dyan. Hindi ko, sila, kikiram kasi, tinulungan ko pa nga sila nag-hakot ng, oh, ng kwan eh. Ngayon, nagulat na lang ako, sila, nag-aayos na sa kwarto. Siyempre, akala ko, ako ko sa kwarto, kasi siyempre, wala akong kwarto. Eh, di dapat sinag-usapan yun. Oh, hindi, sinabi ko nga, ang problema, sabi ko si Sir Edison, lilipat daw lilipat. So, hindi si Sir Edison ang may laboratory. Pinag-usapan yung tatlo, ay akala ko lilipat na kayo doon. Hindi nga, sinabi ko sila, eh, hindi kasi ganito, sabi nila, o, hindi kasi ganito. O, empre, alam naman na ako, wala akong authority na magpalaya sa kanila kasi si Sir Edison ang dapat. Kasi siya nagsasabi. Yung usapan eh, usapan natin ng meeting tayo. Kaya nga, di nga sinulog eh. Pa naghakot eh. Oo. Kaya nga. O, di, tapos na. Maganda lang usapan. Ngayon, yung klaro lang na siya nilipat. Eh, kasi kung... Hindi, ayaw nga rin yung Sir. Kaya, Sir, ha? Ganito ang sabi nila, hindi pa pumayag si Sir Jong na nilipat sila. Kasi di sumasagot daw. Sino nang sabi nang, Sir? O, di sumasagot. Sino di ba walang sumasagot si Sir Jong? Sabi niya, hindi sumasagot, di makontakt. Prior dun sa bago kayo lumipat doon, di ba? Kayo dati. Oh. Bago yun nangyari, nag-usap na sila Bea. Okay, so, nalilipat. Sir Jong. Nalilipat. Umoke siya. Oh, ngayon? Tapos, ilang beses ulit sinonfirm niya for the second time. Okay. Mm-hmm. So, yung sinasabi niyo, pangatlo siguro niya tumawag, hindi na natin sinasagot. Kasi, siguro ang tao, one word is enough for a wise tapos man. Tapos na kasi. Ulit-ulit din pala. Pero wait lang, sir. So, umoke na siya. Oh. Di ba? Nalilipat kami doon. Inano din namin, pinag-isip ko yun na paano kaya ito Bea. Sa liit ng kwarto na yun na parang budega lang. Sa tingin mo, kasya lahat ng gamit natin. Kami ni Pitpit kasya, siguro kami lang. Hindi ano, paano yung ibang gamit namin? Paano yung mga sofa? Paano yung mga gato, mga ganyan? Mga freezer, kumpre, andun. Kasama yun sa ano eh. Yun nga, kasi ginawa na rin namin tirahan at pwesto ng negosyo. Ngayon, ito si Edison, ang sabi naman niya sa amin, best. Ang pakiusap niya sa amin, best. Huwag paulit-ulit. Total, ganito na lang. Hindi rin naman magkakasya ang dito. Pag-usapan nyo na lang, hati na lang kayo. Di ba yan ang sabi mo, best, na best, ganito na lang. Para hindi rin masyado mabigas sa inyo, pag-hatian nyo na lang kaya ni, ano dyan, ni Inji, ni ito na nga si Sir Lars, ni engineer, ang pupa. Sabi namin, pwede best, pero paano kaya yun? Kasi syempre, may korpo na silang korpo. Hindi lang naman siya isa. Hindi sa, nung wala kasi kayo, engineer, nag-meeting na sila, na nagkasundo sila, na nagkasundo. Oo, nagkasundo. Tapos na yung, ano, at 3,000 po. Ito lang, itong last na meeting. Yung last meeting lang nagkasala ko na. Yun ang usapan. Oh, yun nga. Pero ngayon, okay, ito yung point view na dyan. Okay, ito na pumasok ng problema. Okay. Of ito. Course, di ba ganito na nangyari. Ito. So, siyempre tayo naman, eh, nakikisama ito, naman tayo. Closing na natin. Kasi siyempre ako naman nag-e-effort. Ako talaga, sir. Nakita nyo naman, no? Sana naman eh. Uy, Bea. Siyempre nag-uusap siya ng dalaw. So, sali natin si Sir Lars kahit na salo. Kasi nag-effort pumunta ako, kinuha ko yung gas crusher talaga. Kasi gusto ko talaga mag-business namin kasi gusto ko rin makasali talaga. Bakit ako mag-effort kung di ito ko interesado for the business? It's common sense na pag nag-effort ako, gusto ko rin. But of course, kahit wala akong inambag man sana, eh siyempre meron akong ginawa, kumbaga may effort. So may 1,000 pa naman ako remaining. So yun lang naman sana. But Sir Lars, yung 1,000 mo, inilagay naman sa halo-halo. Yung dinagdag namin para lumag... Oh, good. Anong masasabi niyo sa 1,000? Yun po. Wait lang, patapusin natin okay. Sa number. Yun na po yung point doon. Then, sabi nila, ay hindi ah, kanya-kanya, sabi ni Bea. Siyempre, po, doon ako nagpuan, medyo ako nag-react. Bakit? O sige, kung kanya-kanya na, magtatayo rin ako ng halo-halo, buko Diyos. Ay hindi, sabi nito rin, hindi po pwede. Umalis kayo dito kasi permit namin ginagamit. O, yun yung point doon. Kaya sabi ko, ko kayo yun? Yes! Diba? Saan permit mo ang ginagamit? Diba? Ang permit mo ang kasi, sinabi sir, ginagamit. Bago ko masabi yun, kayo ang una nagtaas ang boses, sinabi niyo. Hindi, nandiyan si Sir Bong. Hindi, nandiyan si Sir Bong. Sabihin na natin, nandiyan sa narinig niya lahat. Pero ang sabi niyo kasi, bakit may magagawa ba kayo kung kakalabanin namin yung business niyo? Yes, oh, bakit mo sasabihin niyo? Sabi ko, sir. Kasi ayaw yung kanya-kanya na eh. Di ba sabi ko, kakalabanin ko na rin. Ito lang, Bea. Wag ka muna. Ito kayong sabay-sabay. Yung sa sinabi niyo pa lang, sir, sige, okay. Andun yung effort niyo. Kayo ang nagtabas ng mga kung ano-ano mga kailangan dyan. Plus yung sinasabi niyong 1,000. 3 weeks ago. Oh. That was 3 weeks ago. Bago pa yung bubuhan, bago pa tayo na ganyan barbecue. Wala pa yan, di ba? Kasi dito lang naman yan. One week pa lang yan. Okay. So,
sige, i-consider na natin yun. Tapos, sabi mo nga, yun nga, alam namin, ramdam namin, Sir Lars, na gustong-gusto mo makasali. Gustong-gusto mo eh. Kasi adun nga yung effort mo. Kaso nga, hindi naman tayo tatakbo or makakapagtinda kung wala tayong bibilhing produkto. Okay. Oh, wait lang. And then, so, dapat, meron talaga tayong financial. So, ang ginawa naman ni Bea, kami muna, namuhunan. Yun ang mali. Kaya muna, wait lang, sir. Alam mo, pilitin ka namin. Eh, sinabi, wait lang, sir. Sinabi mo kasi, bago pa yun kami namalingkin na, wala, sir, ano, ano ba to? Ano ba tayo? Sabi niya, sabi mo, wait lang ha, inaantay ko pa yung pera ko. After four days, may darating. 20 mil. O, ganun. Okay, so, alam mo, antayin pa natin yung 4 days, sir. Kailangan natin, dumadami na tayo dyan. So, ang ginawa namin ni Bea, namalingki kami, nagbumili kami ng buko, lahat yan. Kumbaga, sa ano, puhunan kami muna. Andun yung effort mo, oo. Yung mga tulda, binili. May binili ka rin, oo, pero may binili din kami. Kinabit yung dalawa ni waiter namin. So, pero, ang gusto niyo kung kasi mangyari that time is, hati na agad sa kitaan. Hati na agad sa kitaan. Eh, hindi, sir. Kaya sabi ko, daw sa kanya agad kaya yung kita. Hindi, mali na naman dyan. Sabi ko, ganito. Sabi ko, yung sabihin niyo sa akin, kung magkano po ng halo-halo, binanong ko. Kaya nga sir, sinabi ko sa iyo that time, nitong gabing to sir, ilalatag ko sa iyo lahat ng expenses. Tapos, ano yung, magkano yung initial na investment namin ni Bea, kung 3K to 4K kami para matapatan nyo, or para equally divided na tayo. Doon pa lang, sir. Doon pa lang. So ang ginawa nyo, wag ako lang mahinyo, huwag tayong sabay-sabay. Ang ginawa nyo, that night, or yung hapon pa lang after doon, after natin mag-usap, akala ko okay na yun. Pumunta ka lang dito, di ka kumain, tapos ganyan-ganyan, kung ano naman pinagsasabi mo sa mga kapitbahay. Sabi ko, bakit na, hayaan mo na lang, Bea, siguro, yun lang yung way na mailabas niya yung sama ng loob niya. Tapos, yung gabi, ganun pa rin, hanggang sa hindi ka na, sabi namin ni Kuya, sabi ni Kuya Jomar, ayaw na rin niya makipag-usap sa inyo, basta pull out ng ganyan. Okay. Ay, hindi naman pwede yung ganun, basta asan yung professionalism, sir? Okay, tapos, sir, ako pa yung lalapit sa inyo? Hindi, wala nang kasalanan? Wala ako sinasabing okay, hindi ka lalapit, sir. Kaya yung nag-walk out, sir? Wait lang, hindi ka lalapit, sir. Bali, ako naman, okay, yung sinasabi niyo na wala akong pera, okay, kayo tapos nag-call kayo. Sabi niyo, Sir Lars, oh, ganitong puhuna, no? wala ka pang ambag dito kasi may wala kang pera. But supposed to, you can go my part na, sige, pag kumita to, siyempre, babayaran ko pa rin yung part ko kung sakali. Pwede naman yun eh. Kaso nga, wala pang ang traffic, I have my effort. Wala, and I have 1,000 na wala remaining. Hindi, ang naging problema lang. Maayos na siya. Ang naging problema lang yung nagkaroon lang kayo ng miscommunication lang. Yung pag-uusap lang eh. Tapos, ito yung nag-desisyon kasi sila kagad. Tapos, ano nga nilalapit? Bakit nilalapit sa amin? Bakit nilalapit sa amin? Bakit ikaw ang may problema sa sarili mo. Teka lang, si Jitty, pakigan yung mga si Jitty. Sandali lang, ha? Para, Dors. Sandali lang. Sandali lang. Kasi simple ng problema nyo. O, ganito na lang. Okay, this is the final decision. Okay. Ganito, balik na lang yung taxi 600 na mga incorporated. Sandali, balik na naman eh. Ano yun? Okay, sandali ah. Makinig muna kayo. Kasi simple yung problema. Ang ganda na usapan natin kanina, naglalabas lang yung naging problema yung sa tali papa, saka yung bukuhan. Kasi ako hindi rin alam yun eh. Pero ngayon, habang sinasabi yun, dapat hindi na uminit. Simple lang, magpasensyahan na lang kasi nagkaroon ng miscommunication lang yun na hindi nailalatag yung ganito. Eh, alam ko naman, ako naman, bakit hindi ako sinasali? Ganito. Hindi, ako alam. Bayaan ko muna sila. Hindi mo nakasya. Pero hindi naman muna, dapat sumakit ang loob mo. Very good. Kasi ilang days lang, ikaw nag-isang buwanan. Oh, pwede. Ako nga, nagtayo ako ng co-op sa Kawayan. Inayos ko hanggang sa probinsya. Hindi, sir, hindi mo pa kasi sandali, ah. Ngayon, ako inalis eh. Oh, ngayon. Ako inalis. Dinala ko pa sila sa kanan. Nagdala pa ako ng pasensya. Ganun lang. Ngayon, pero, kasimple lang yun. Pag yun ang pag... Magpasensyahan na lang kayo. Kasi para walang sakitan ng loob, nagtotoo, nagkaroon lang kayo ng miscommunication. Hindi lang na i-present na ganito. Kasi ganito sir. Magkakasama naman kayo, isang buwan kayong nagkakwan dyan. Kumakain kayo, nag-focus pa kayo, kasasaya eh. Sa isang talibaba lang, isang araw. Kasi simple, 1,000. 4,000, 5,000. Hindi ang lalaking perang pinag-uusapan natin. Pagka sa korpo natin, ang laking ganyan. Oh, tapos yung pinag-uusapan ay pinagkakaguluhan. Ang naging problema lang doon, magpasensyahan lang. Pasensyahan. Close na natin. Sabi nga ni Pastor, pwedeng magkamali, mag-interpret natin, only sa sudden, after how many days, or after 1 hour,
Kamali ako, ang problema nga lang yung sinasabi ng problema, hindi dapat abrupt decision. Pagka nagka-problema sa iyo ang tao, hindi ka dapat mag-abrupt decision, mag-muni-muni ka muna ang problema. That is the bigkaan talaga. Mag-say, Lord, anong gagawin ko? May ganito, hindi ko pwedeng gawin to. Nag-anunin mo muna. Kasi the Lord is always leading us, lagi tayong ginagayit. Kasi hindi pwedeng decision ka, mamaya, mali. Hindi pwede. Makakuha tayo ng kwan. That's why, kaganda na ang usapan natin, simple lang yan. Kaliit na bagay, kaliit na kwan yan, ang kailangan lang doon, pasensyahan, lahat ng tao nagkakasala, nagkakaroon ng maling decision, kahit sino, kahit si Pastor, kahit si Jesus Christ, pangalan eh, sinuan pa siya ng mga kasamahan niya, nangyari yan. That's why, pinapakita sa atin ng Panginoon na magkakamali tayo, nagkakamali tayo, pero all of the sudden, marirealize natin yung pagkakamali tayo. Okay. Sana may tumanggap. Diba? Ngayon, hindi lang po pwedeng dahil sa liit ng problema, maghiwalaan tayo. Eh, tapos yung ibang nagtuloy, kasali ako dyan dati eh. Eh, ngayon, laki asin sa na. Hindi pwedeng ganun. Dapat walang may iwan. Okay, sige. Diba? Okay. Actually, ako, hindi ka pa kilala eh. Makakalam nila, pastor ako. Sabi nga ni Mrs. ko kanina, bata. Makakagawa ka pala ng hindi ba hindi nararamdaman yan yan, nakaway kami na yan nakaway kami kaya nga dapat mag-meeting tayo na paano sila mag-meeting i-share ko lang sabi niya, pinakita sa akin siya ko pag nakita mo ba yung marriage contract nyo, kinunit ano pakiramdam mo? Kinunit sabi ko sa kanya kahit 10 beses kung punitin ang marriage contract natin, mag-asawa pa rin tayo. Kahit punit-punitin mo yan, nandiyan yung PSA. Nandiyan yung totoong record dyan. Yung natakasan yan eh. Tara, magkainitan kami. Napas ako meron. Sa kapatiran namin. Ang hala ko sa ano na, iinto na ako as a pastor. Pagdating ko sa ka-churchmate namin, ang ganda ng ano sa akin, ang pagtanggap. Ako, pastor na pastor ang dating ko sa pagtanggap sa akin. Ako, nabuhayan yung espiritu ko ngayon. Tapos, ito na, fight ko. Umuwi ako, mga alas 8 na ng gabi. Umuwi ako sa bahay, nag-ayos ako ng damit ko. Sinapo ko yung mga hindi ko na kailangan gamitin. Yung mga gagamitin ko na iwan ko, nilabas ko yung bag. In case na, ano talaga, kakabya ko na lang yun. Pero naisip ko, saan ako pupunta? Pinakita na ka ng mga ngayon. Dati, alis ka ba? Gusto mo ba aalis ako, anak? Hindi daddy, no? Iiyak yung anak ko, naku, konsensya na naman ako ngayon. Ako sabi niya, ang talagang ano, paalisin ka ni mami, sabi sa akin, punta ka na lang doon sila papang nano, doon sa amin. Huwag kang pupunta kung saan-saan, at least safety ka doon, sabi sa akin. Naano ako doon. Tapos pagdating malas 12 ng gabi, eh, magkahiwalay na kami, doon ako sa kabilang kwarto, na tinutulugan ng mga anak ko. Yung asawa ko, nasa kwarto lang, eh, huwag isa siya doon. Ang alas 12 ng gabi, dumuntang ko. Hinihintay lang niya pala akong lumapit. Bakit? Para sa kanya, wala naman siyang ginawang mali. Ako lang kasi na misinterpret ko yung tono ng salita niya. Ganon. Nagtaas ako ng boses. Doon pa yung biyanan ko. Yung hiyanga ako eh. Doon yung biyanan ko. Sige, ganito na lang. Akin ay susi. Magpabangga na lang ako ng malaking truck. Talagang sinabi ko yun, sir. Sinabi ko yun. Kung kailangan pumatay. Sabi ko pa, pansinin niyo yun. Pwede bang sabihin ng pastor yun? Hindi. Kaya sabi ng asawa ko, pag nagalit ka pala, hindi mo na pala alam ang ginagawa mo. So yun yung sabi ko. Lahat tayo nagkakamalin. Yun nga, narinig ko yun sa iyo rin, sir. Ang pagpapatawad, ang pinakamahirap gawin. Ang paghingi ng tawad, napakahirap gawin. So, tayo mo pinatawad ng Diyos, hindi pa tayo magpatawaran. At tatandaan natin, ang hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, ang hindi marunong humingi ng tawad sa Diyos, sa langit, hindi rin patatawarin. Yan ang pinakamabigat. Kasi sabi nga ng Lord, love your enemy.
yun ang pinakamahirap na utos. Mahalin mo yung kaaway mo. Ay magkakaaway pa tayo? Hindi tayo magkakaaway. Konting ano lang yan, tuntok lang na problema. Yan hindi ano yan. Ang nangyari kasi, sa isang madalas mong example ko, isang tela na puti. Ang nakikita ng tao, hindi yung puti. Ang nakikita yung mancha. Oh. Ngayon, bakit mo nakita yung mancha? Hahayaan mo ba yung mancha na yon? Hindi. May sunrox. Aalisin. Ibig sabihin, alisin natin yung hindi pagkakaintindi. Ganun siya. So yung tungkol naman sa upa, actually, Sir Bong, para sa akin lang din, bagamat hindi natin talaga nagamit ng ano, ng todo-todo, kasi nasa atin naman na talaga yan, kung gamitin natin ng todo, hindi. Actually, kung ipabalik natin, mabigat din sa kanila. Mabigat din sa kanila. Bagamat nagagamit nila sa business, yan, kasi yung permit na sinasabi natin is, ano yan eh, kahit nga may permit ka, kung bawal pa mag-operate, useless yung permit. Di ba? Ngayon, kahit isang taon yan, nakaka-permit ka, kung bawal nga mag-operate, ang nakinabang yan, yung gobyerno. Yan na siya. So, expire. Magna-expire, renew ka. So, ayan sir, so, ito na lang, paano na lang din, nakatulong tayo sa isang isa, patulong tayo sa isang isa, bagamat may mga argumento talaga na hindi natin nagamit. Actually, nagamit pa rin natin. Pakiusap ko lang hanggat maaari lang. Sa bagay dun sa ako naman, Pastor, sa parang ba naman ni Sir Bong kanina, what if kung gustong kunin? Yes, yung gusto lang. Hindi naman niya, what if lang naman. Hindi naman yung pinapersa. What if lang. So yan, inaano ko na lang na ano, yan nga. Kasi lalo ako, doble ang pinigay ko dyan. Kasi si Efren hindi nagbigay. Ako nagpaluwal na naman sa kanya. So yung point ko naman na, hindi na total din ang pala natin mapapa-continuous yung upa na yan. Kasi sila na magte-take over, ibalik talaga na yung 600. Hindi, ang nangyari lang kasi hindi lang natin nagamit. Na-maximize yung pagkakamit. Nagamit din natin eh. Oo, mali yung term ngayon. Kuna natin nagamit. Nagamit natin lang, ang problema lang. Hindi na natin na-maximize yung pagkakamit. Yung pagtuloy kasi, ang point is the pagtuloy. Hindi na tayo matutuloy kasi sila na yung magto-take over. After, pag nagamit na yung gano'n, ayun, saka ito ah, si Sir Wilson, nung nag-iinom kami, naiwan na lang kami, si Sir Jomar, ako, may dumating na Montero. Okay, di naman kilala, sabi niya, biglang pumasok sa likod yung isa, sa harap, yun, sabi niya, sino mga hindi ko kilala? Dapat supposed to be, bawal, kasi incorporator na ako, di ako mag-aano kapasok sa physical or office. That's not good naman, ipaalam naman sana, nandiyan yung incorporator, sir, may bisita kami, pwede naman yung sabihin sa amin. Not like na dire-diretso sa likod, pasok sa likod yung isa, nandun dalawa, pumasok sa... May bisita po. Eh, kayo yes. Nga, nagpa-meeting kayo dyan, di nyo kami tinawag. Paano kami lalaki sa'yo? Sir, hindi, ano yun? Yung nga, guest namin. Huwag ninang ko rin. Yung pag-usapan na lang yung papasok. Siyempre, ako, nahihiya ako kay Sir. Ano lang? Nasasabi lang. Nagpa-meeting kayo, sir, may bisita na, inaano dun? Okay na. Kanya, kanya, kanya. Nasa labas kami, lahat bisita ko, nasa labas yung bisita ko. Ano, ayusin ba natin to? Hindi. Kami, Pastor, gusto sana namin kahit papasok. Bago maghiwa-hiwalay ng landas, maayos po. Nag-umpisa tayo ng maayos. Nagkwento pa nga ako ng very good. Hindi na sana nagkwento. Hindi na sana ako pumunta dito. Actually, ang dami kong trabaho, ang dami kong gagawin, ang dami kong ano, lahat tayo may mga gagawin. Ngayon, ito, ang purpose ng pagpunta natin dito. Ayusin, hindi yung magtaasan tayo ng boses dito. Yeah. Ay, hindi, magpakumbaba tayo. Si Lord niya, nagpakumbaba eh. Oh, pakumbaba, ano sabi niya sa ano, sa isang babae na ano, o sino yung mga umuusig diyan? Ay yung kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang babato. Oh, nagsialisan yung mga tao, bakit? Sabi ng Panginoon nung nagsi, may bumato ba sa iyo? Wala po. Kaya ako man hindi babato sa iyo. Ang hindi ibig sabihin na may kasalanan ng Panginoon, kaya hindi siya bumato. Ibig sabihin, sabi niya, oh, humayo ka. Buhat ngayon, huwag ka nang magkasala. Yan na lang ang bilin. So, ibig sabihin, purpose nito, kaya kagabi, pinapupunta ko dito, actually, medyo na hindi na naman kami nagkaintindi ng asawa ko. Bakit gabing-gabi na, pupunta ka pa doon? Safe ka ba? Paano ka nabangga ka dyan?
eh lalo hindi pa naman tayo okay talaga, sabi niya sa akin. Paano kung bumalting na naman yung isip mo? Kaya yung susi hindi niya ibinigay sa akin. Hindi niya ibinigay. So sabihin mo na lang kila sir na bukas na lang kasi hindi maganda at alanganin ang pag-uusap pagkagabi. Unprofessional yan pag-uusap. Sino ba nagtawag, Pastor? Hindi kasi, ang sabi ni Sir Jomar, ay huwag kang pumasok, ayaw nilibigay yung gamit mo, ayaw nila pa-pull out. Yung sabi ko, papasok na talaga ako, pinipigilan niya ako talaga. Kaya naman lang, ito naman, ito naman. Okay na tayo doon. Tawagin mo dito, Jomar. Bakit kaya Jomar? Hindi, gano'n lang. Gano'n lang sabi ni Kuya Jomar. Ako yung kausap. Huwag niya isama si Patsy. Kasi bakit kaya siya nagdita ka. Kaya po gano'n, kaya po, ang ipinaliliwanag namin, Pastor, kaya po, bakit tumatawag kayo ng disorder, kayo gano'n. Ngayon, pupunta sana ako doon. Di ba? Alam ni Sir Edison yun. Hayaan ko na usapang babae yan. Di na yan ako pumunta. Kaya lang, ang isip ko naman, bakit kaya si Pastor parang one-sided? Baka maaaring ganun yung isip ko. Pero hindi. Ngayon, eto na. Proper turnover. Ang kailangan. Bakit sinabi nilang ganun? Proper turnover. Huwag ka pa, bawal ka pumasok, magkakagulo kayo. Kaya nga, miscommunication. Hindi gano'n. Hindi gano'n, sabi niya. Nagulat din ako. Sabi ko, tatatangin ko muna si Sir. Bakit kasi, parang Kwan. Ganito ang Kwan. Sabi mo kasi nag-high blood ka, magbutangin ang kakakwan. Huwag ka muna pumasok. Ay, sinabi ko kasi. Oo, dayo ka dito. Inilibay ka ng problema pa. Hindi pa na ako nagsalita yung gano'n. Nung nagsabi ka na, bawal ka na pumasok kasi ayaw ibigay. Bakit bawal? Walang nagbabawal. Hindi ganun. Sabi ko. Tama na. Si Pastor na lang. Ako na ang mukong ngayon. Ito na. Kasi pagka, alam nyo, Sir Victor, napadasan na garado. Kasano ka garado? Yung may kalabaw pa. Kasano ka garado? Nako, patay tayo dyan. Nako, ang hirap tayo mag-arap. Ay, hindi ah. Nakaharap. Nakaharap? Yun yung proper na pag-araro. Bakit? Alam mo yung dinadaanan ng araro, saka yung kalabaw, baka mamaya. Baka sabihin pa sa'yo ng kalabaw mo, ano ba naman itong amo ko? Makalingon, hindi niya tinitingnan yung dinadaanan niya. Hindi niya tinitingnan kung saan niya ako igigiya. Nakalingon. Ito na, kung ano man yung nangyari na yun. Hindi na natin may babalik yun. Ngayon, ano man yung mga nasabi. Kasi pagka sinabi, ito, nag-usap tayo, Sir Pong, yung pinag-usapan natin, kung nasabi ko sa iba, maaring nabawasan, maaring nagdagdagan. Yung napagsabihan ko, sinabi doon. Alam niya, ang kwento nga dyan ganito. Ang sabi, sana ganito. Pagdating sa dulo, mamatay ka. Ganun yung nangyari sa dulo. Sa dulo. Na hindi naman, ganun talaga. So ito na, hindi na tayo mag-argumento ng kung ano-ano man. Kasi kung balikan pa natin ang balikan, yung mga sinabi, alam nyo, kung pagmumura lang ang usapan, napakalutong gumagmura noong araw. Ang pagmumura, hindi makadiyos yan, sa demonyo yan, ugaling demonyo ang pagmumura, tandaan natin yan. At kung namatay kang nagmumura, hindi ka sa langit pupunta, sa impyerno ka. Bakit? Si Jesus ba nagmura? Hindi, si Satanas lang naman bulaklak niya pagmumura Ang pagsisinungaling, hindi sa Diyos yan, Satanas yan. So maging tapat tayo sa isa't isa. Bakit? Ito na naman, makakapagsalita na naman ako ng baka mamaya ma-misinterpret nyo ako. Hindi, sa akin naman, nag-init lang ako kasi biglang ganun pa sa lubong sa akin, Sir Jomar. Siyempre ako, ibang klase yan. Kako, bakit wala akong karapatan? Ang aerolog, wala silang karapatan dyan. Yung sa tire sealant lang, kako. Hindi, Sir, lahat daw, wala akong ilalabas. Siyempre ako, aburido ako. Hindi kasi engineer, dapat rumekta, kinausap mo na sila. Hindi, papasok na ako, inawat ako ni Sir Jomar. Mali kasi yung narelate. Kaya ganito kasi. Sige, kaya nag-on lang ganit. Na naman Ano ba talaga? Ito na, natin. Tapos, tanungin mo nilang Pastor kung anong gusto ni engineer at saka nila Bea bago sila maghiwalay. Tanungin mo kay engineer kung anong gusto niya. Tanungin niya, opa! Okay. Ganun na lang, para wala na ito, mabilis. Gutom na tayo. Ito, tatanungin ko kayo ha. Ayun na. Tatanungin ko kayo. Yung
Ano na yun dyan? Sir Lars. Mambeya, mandorin. Handa ba kayong mag-unawaan sa isa't isa? Yan, naman. Handa ba kayong humingi ng pasensya sa isa't isa? Kasi, alam nyo, kung galit ka, ang hirap lumapit talaga. Weeks yan. Weeks yan. Ipon yan, taon yan. Kaya ngayon, hanggang hindi pa malala yung sitwasyon, ayusin na natin. Kasi, ang mahirap dito, at ilan nyo pa itong mundo natin? Napakalit ang mundo natin. Hanggat hindi tayo, kailan pa lumiliit ang mundo natin, Sir Victor? Man, sa marami tayong kaawa. Ayun. Hindi siya mungkuntama, lapit lahat. Hindi ako na, iikot ka ba? Sumusunod. Hindi ako na kung magkukunan. Ang sarili nating anino, pinatatakutan natin. So, ganun siya. So, itatapusin na natin, Sir Lars, sana, ano natin, hindi ka namin inaayunan dito, hindi namin sila inaayunan, gaya ng madalas mong sinasabi, sagit na lang ako. Yan, ayaw namin maging bias dito. Ayaw namin maging bias. Bakit? Eh, ngayon, magkakayos tayo dito, mga mamaya, isipin nila, o isipin mo, ba't panik si Pastor Tol, ba't panik sila sa ganyan ko? Ayaw namin yon na magbali, ang laki na ng mga sakripisyo natin dito. Ayan, ang desisyon na lang dito, mag-ayos. Sir, mahirap. Kasi sa isang nasaktan o isang, di ba, ganun naman yun eh. Sa isang nasaktan, ang hirap talaga yun eh. O kaya nakasakit ka, nakasakit ka ng isang damdamin ng isang tao, ang hirap kayang lumapit. Ba't paturo kayo kay engineer? So, ganun. Ito tinanggal eh. Ang hirap kayang, alam niyo, maraming beses na ano, mayroon akong kwento ha. Destino ako dito, Sir Bok, sa San Carlos. Mayroong isang binat, ay dalawang magkapatid. Binatid mo. Alay, nakikipagbiruan ako sa magkapatid na yun. Isan, Fred, pare, ganyan, ano kong ganun. Yun pala, narinig nung tatay na, iba na yung dating. Naglasing ngayon yung tatay ngayon, pinagwalaan ako. Oh, at medyo exit muna ako. Tapos sinamahan ako ng pastor na kasama ko dyan. Brad, nilaman niya si Fred. Brad, yung ginawa mo, ang akala mo tama, pero sa nakarinig pala, hindi. Kaya halika, tayo doon. Yan. Natatlan pa namin, umiinom. Oh, umiinom. Napitan ko. Niyakap mong gano'n. Sorry, nakikipag-jamming lang naman ako sa mga anak. Wala akong intention. Kasi yung para bang namimiss ko yung mga kapatid ko lang na nakakabata sa akin na parang sila na yung parang kapatid ko. Ganun. So, nagyakapan kami. Pasensya ka na rin, brother. Hindi ko lang gusto kasi yung narinig ko. Hanggang ngayon, oh. Tapos, pagka pumunta ako doon, brother, halika, pasok. Titimpla na ako agad ng kape. Tinapay pa yun. Ganon, isipin, yung tama nga. Maghiwalay tayong maayos. Ngayon, sabi nga, maghiwalay na maayos na magkasama pa rin. Oh, sa inyo ko lang po narinig yun. Tama nga. Nasaan lang tayo doon sa pasok. Sir Lars, nasaan na si Mando yun? Wala nang mga karaming salita. Ito, marami. Para kuan, pag-gawa yun, di matapos yan. Gutom na tayo.
Anong desisyon mo? Yung hiniram ko sa'yo. Hindi, nagbumili pa nga akong gamot na. So ano desisyon mo? Hihiram doon, ibabalik dyan sa puno. Tutol ako dyan, okay lang, sabi niya, ikaw nang bayad dyan. Pero ngayon, sabi niya, sabi niya, sir, malis ka na, binibalik mo yung, sabi niya sa akin. Sabi ko, kasi kailang mga pato, madami niyang pato daw na mga pisang-pisa, ilagay niya na ba ako? Sige po, kasi sabi ko, kaya sinabi ko rin na talagang babakbayin ko, kasi siyempre, isa sa uli ko. Kaya nga, pinapaalam ko na sa kanila para mag-usap na kinagharapan. Kaya nga walang problema yun, sir, kaya nga sabi ko, ang sa staff lang kasi inunsod ay may nagpa-advise ng manager mo may bridge pa eh wala namang ilog ano po ba dapat kong gawin paano po ba to sige sabi ni Sir Bong sige magpa-receive lang sa kanya doors pa pero makana sa kanya na yung products pati si Sir Rolling ganun din po sabi tapos inventory na lang niya siguro within this week sabi niya hindi naman mga text ni Sir Rolling nung lumabas na ako umalis naman na sila akala ko bantay si Pastor kasi magpipirmahan nga okay na sana yun eh pull out na lahat gamit or nalandin mga staffs kung ayaw na talaga pero medyo sige baka bukas na kasi hindi na parating pero nung nagchat na naman to na la magpaparanggay na daw sila ni ano sabi naman ni Lilia ipaparanggay na sila kasi di ba best sinabi mo hindi naman binigay ang mga gawa ha wala naman kami sinabi hindi naman ibibigay hindi lang basta-basta ganun na kasi nga ako nakakaroon pa din may record ako paano kung nangyari dyan paano kung sa akin hahanapin paano kung ako ang mag-iipit ka dumaan ka sa maraming tao eh hindi po masama yung sa cell phone na hindi ko masabig ang gamit okay lang mga gamit anong gagamit sa mga gamit niya alangan na matubad si sir dyan pero yung stocks ang minimin ko na palagay ko hindi tama diretsyon na lang okay sir yun pero hindi naman sa walang tiwala ko sa sir ha pero sa akin yung security ko lalo nga meron tayong hindi pagkakaintindihan hindi ko alam kung paano mo hanggang saan naabot yung ano ng utak mo na basta ako na niligurado lang sa site namin. Magpirma po tayo, ito lahat ng inventory. Ganyan sana ang plano kagabi eh. Pero biglang nagkaganon, so hindi ko na alam kung bakit ganito. Para pinapalala ng iba yung ano natin. Situation kasi kami, ako sir, personally gusto ko matapag-ayos. Oh, kung may galit ka man, o nainis ka man, o kung nasaktan mo, kung manindang dami mo, o pasensya na. Kasi dahil lang limang yun sa hindi mo rin magandang pag ano ay siguro yung approach mo din the way yung approach mo di ba kaya din ako nag-ano nung sinabi mo paano pag kinalaban ko kaya diyan wala anong mangyayari sa inyo doon po ako alam niya Sir Bonan dahil nandiyan siya doon po ako ay sir wait lang bakit naman ganyan di ba doon ako doon na tayo nagsimulang wala nang wala nang nagpapakubaba doon na tayo kasi doon naman ako then after doon sir kung maalala niyo po kasi ako nakakapagsalita man ako ng ganyan parang may pinaglalaban lang talaga ako then after nun wala akong galit sa inyo nagtaka nga ako bigla ka nalang hindi pumunta doon ayaw mo nang pumasok kasi pumasok ka lang po kahit pumasok ka lang ako nang lalapit mismo sa inyo sir ano bang ano natin ganun na lang sana eh alam nga na kami ang pumunta dito sa kapitbahay baka mamaya hindi pa tayo magatindihan iisipin nyo pa na sinugod namin kayo yun po yung sign ko pero wala akong intention na hindi talaga na lang ano na lang natin po ganyan. Kaya nga ito, kung talagang hindi na, sabi namin ni Bea, sabi ko kay Bea, kung hindi na rin healthy talaga na mag-ano kami at kaano sa court ko, gusto ko formal lang yung turnover ko sa mga records, lahat-lahat, ganito. Pero hindi ibig sabihin na galit pa rin ako sa inyo. Okay na yun na defend ko yung side ko, maniwala man sila o hindi sa side ko, yun na lang yun, sabi ko na po. Hindi na lang po yun sa akin. Ano masasabi mo dun sa bayog? Babak kayo, babayaran nyo na lang. Pwede naman bayaran, bes, kasi sayang yung effort naman nila noon. At tapos, ewan ko lang kung anong usapan doon na. Iba na rin siguro yun. Ngayon, ito na lang, Ma'am Dors. Nagtatanong po. Ikaw ba... Willing ka pang mag-continue sa Corpo? Yun. Ako po. Para alam na natin. Oo. Sige, okay na yun sa ano. Ako naman, sir, ano... Willing ka sir, Pelson. Oo. Kasi sa nakikita ko eh, wala akong nakikita mag-aaral. Napaka-brutal naman na yun kung babaklas pa kayo. Pero sa nakikita ko na meron kasi term na baka or baka negative na ako. Sabihin mo lang. Hindi, kasi prepare ako kasi. Parang alam na natin. Ano yung panmo? Hindi, parang sir, kasi parang hindi na ata health. Yung paano ba yun? Ano bang ano nyo? Kasi ganito po. Kung itutuloy ako, wala na hindi ko kapabaya. Kung tutuloy po ako sa mga okay lang din sa akin. Maging dyan man ang office, hindi. Ang nagkaroon lang naman tayo ng problema is sa ang food. Iba yun lang naman. Hindi naman talaga actually kasali. Sa corpo, hindi tayo mag... Wala tayong gulo. Walang gulo actually. Kaya lang, na-involve ang corpo kasi pareho tayo nasa corpo. So kung
kasi personally sa sarili ko, hindi ko alam kay Bea, gusto ko pa. Okay, go. Pero ko dito sa resto, Nick, ganito. Kayo, total naman ni Kwan eh. Di ba, siguro naman, ewan pastor, majority naman ata na lilipat na talaga tayo ng office. Anong, pero andito, magtanong pa rin tayo kasi andito naman sila sa Victor. Ganun pa rin si Nick. Pwede kong i-resume na lang yung ano nyo, tapos para sabay-sabay na lang na ganun ay. Para makalis din sa upa. Para sigurado na, nalilipat na ba tayo? Yung tension pa rin, mawala. Pwede ka lang upang. Siyempre, nakita ko magpapalala ko ng pati dito. Yung yung decision mo. Kasi wala namang tatanggalin sa grupo eh. Wala namang usiyami na tatanggalin, no? Decision mo yan. Kaya tinatanong kita. Wala pong ganun, pero kami ang said at last night na mag-leave sa DC. Kasi nga, sabi namin, parang yun nga, hindi na kami belong kasi yung nag-sabay namin kayo lang. Andiyan nga si Len, pero hindi rin tinatawag si Len. Paano ba kaya to? Lalapit kaya tayo? Sabi ni Bea, lapit tayo doon. Doon sila sa lintana. Hindi pa kami nagpa-out doon. Ako naman, sabi ko eh, huwag muna Bea, baka hindi pa tayo welcome. Usap-usap muna sila. Kasi baka lalo lang mag-ano. Ay, hindi talaga kami nag-meeting doon. Sabi naman lang kayo? Hindi naman, nag-reserve ako ng kuta, di ba? Hindi. Kaya lang, dahil sa inuman, tinawag namin si pastor kasi nung kan sabi. Kinakantsawan namin si Sir Danny kasi tawag ng tawag yung asawa niya. Yan na naman. Papaluin ka na naman. Tapos, nung kasabi, sabi, mabayaan mo yung kan, hindi daw siya sinali, siya daw nagputol-putol. Okay, sabi kasi ni ma'am, ano, yung asawa ni pastor, sis kasi, ano, may urgent meeting ata, kaya nagawin kami minister, sabi niya. Ay, ba't ganun po ba, nung lupapin sa amin, eh, ba't kami wala doon sa korporasyon, wala kami sa meeting ng korporasyon ni talaga, Sir Lars. Di ba, nagpalasin ako kasi yung pulutan. Nag-iinuman pala sila, ako, wala. Kaya sabi ba sabi ko, i-set na lang natin. Set na lang. Ngayon, kasi meron daw siyang red horse. Kinuha lahat na. I-stock niya yun eh. Siya kasi siya. Siya po kasi nag-stock sa sabi sa naman ni George. Sa San Miguelite. Sabi naman ni George, yung ipanin natin yung red horse mo. Wala naman tayo. Tawagin natin si Kuya Dani, sabi niya. Kalikawan, saka inuman yung ginawa namin. Tapos, si na pastor, walang din sila nagtatagal. Umalis na kasi wala nang kurang pag-uusapan. Wala, parang nagkakantsawan lang. Nagkakantsawan lang kami doon sa kubo. Nagtagal nung pumunta din yung misis ko. Nagtanong din siya. Kasi tapos dumating yung misis ni Pare Dani. Ang kasama pang isa. Pero siya, Chris, no, sila. Ayun, nagkakantsawan lang kami. Puro pa nga ako ng talong doon kay Iban eh. Kay Edison eh. So, yan, tapos nagbasket-basketball pa sila. Nangarad. So ano na Ma'am Dors, ang pan mo? Ang pan mo sa korpo? Ano na ba? Ano ba? Direct ko? Ano kayo? Ano po yung pan ni Dors? Ganun na rin po. Uy, pagkaiba yung ganda ko. Hindi, yung suggestion. Kasi narinig mo na yung ano eh, yung side ko. Alam ko, pinan mo na rin yun. Hindi, maganda. I-voice out mo. Kasi si Dors nag-voice out. Kasi tinatanong ko siya Ma'am Bea kung tutuloy pa ba siya ng dito sa grupo natin. Okay lang din. Kahit naman dyan ang office or hindi. Oh, pwede naman yun, walang problema. Or kung ano, at least maganda yung ano ba? Kaya tinatanong. Paghiwalay ng stock, ay ng office, patilag office natin sa office natin. Kami po, gusto namin yung product eh. Ano lang kasi, syempre parang hindi na lang magiging healthy kasi hindi kami okay nila sellers. Kaya nga po, maganda yun na marinig nyo rin yung side namin. Mag-aayos tayo. Ganun sana. Sir Lars, tatanong kita. Ikaw ba, kung magtutuloy sila, papayag ka? Welcome. Yan na yun. Para wala na tayong kasi ako, masyadong usapan. Wala akong sinabi na tanggalin ko sila. Si Ma'am Len. Sir Lars, okay lang. Nag-usap na kayo ni Ma'am Len? Yes. Anong sabi niya? Sabi niya, sir, tutuloy. Nag-usap na rin po kami. Sabi ko, mahal. Kasi, hindi po ko, parang, ang sipat na kasi sa amin. Siyempre, ang narinig lang din niya sa side namin. So, ikaw, pag-isipan mo, wag yung, porque back out kami, i-back out ka rin. Text wag ganon. Kasi baka mamaya, sisihin mo kami kung sakaling andun na sila, tapos ganyan. O di kaya, baka sisihin mo kami. Kasi ganito, ganyan, nag-ganon. Ganon po ba? Mag-decision ka sa sarili mo. Kasi out mo yan eh. Kaya Ma'am Len, usap naman daw, okay na daw. Magtutuloy siya. Okay naman na daw. Kaya, kayo, ang gusto kong malaman kung magtutuloy pa ka para. Kasi na tinanong ko naman si Sars, narinig nyo, welcome naman, walang matatanggal. Kasi kung sa opisina, sa office natin,
siguro nung pastor, majority na ba yun yung nilipat na? Majority na, wala nang problema sa office. Nilipat na talaga sa office. Sabi po, kung saan po yung mas nakakarami, kung i-ano pa nyo kami kakorpore, then doon rin po kami. Wala namang yung talaga pa na yung issue niya. Wala sa corpo yung issue. Paano sir nga po, wala talaga, wala talaga sa corpo. Pwede nang kasi tawagan. Sir, mag-left sa group na kami. Kasi, huwag, sasabihin ko muna, siyempre, ano nga naman sabihin ko na, sige, hindi yan. Kasi, nag-chat kasi ito, pati si Sir Christian, na-alarma. Sir, bakit may hero na matatanggal? Sabi niya, eh sabi ko, kasi nagtamsa-tamsa kasi ito eh, nagdesisyon ko na pala na ganito, nagtamsa-tamsa din sa GC. Siyempre, nag-alarm siya, siyempre. Ako na wala mong sinasabi, wala mong kinokomment doon. Wala mong sinabi ko. Kaya pala nakita ko sa GC, nag-meeting pala kayo, hindi namin alam. Alam nila nag-meeting. Kaya nga, nag-meeting doon. Urgent meeting. Oh, nabasa ko yun. Urgent meeting, wala nga kami pinag-usapan. Wala namang, kaya nga si na pastor, hindi na nakapagtagal doon. Eh, pero nagtagal sila doon kasi pumasok pa pala si Madam doon sa inyo. Kasi ako, group ad. Kasi siya na rin, no? Kaya ako, yung tao may gumisan kasi ako, sensitive din ako. Pero, ako, tempered pa lang. Siyempre, minsan kasi ako sa tao kasi, parang hindi mo rin mag-ipon din na re-express, right. No? So, nantay ko rin sila na lumapit sa may kanya-kanya kasi tayo pride. So, nakakuha naman siya kanina sa lahat. Sila yung narinig mo silang yung kasalan, bakit ako lalapit? Parang may pride din ako, no? Sila rin, ganun din pala. Eh, anong magagawa ko? Eh, siyempre. Kaya sabi ko, maglailo muna ako. Pagkakuha na ako, magpalami ko magmuni-muni. Sabi ko, kaya sabi ko, hindi ko, nagdugyan-dugyan ako. Kasi siya na. Nagmuni-muni, pinutama niya dito. O yan, saka-saka. Kami, kinala ako, sir. Panilang mo, para matatapos na tayo. Alam niyo sa isang negosyo, mahirap mag-alala. Going to the step, going to the success. Ako rin, naiyak ako. Bakit naman malalagas rin na tayo? Matayo ko na malagas na tayo. Kasi marami pang subok. Napansin namin ni Mrs. Kwa, nakakalawak din yung mga idea niya. Oo. Na ano yung idea niya, yung paano kayo magbang. Kaya sabi niya sa atin. Eh kasi po, ano, may kanya-kanya tayong, parang kanya-kanya tayong skill na madiskarte. Si Sir Lars, ano, ibang-iba yung diskarte niya, iba rin yung sa amin. Pag napagsama yun, napakaganda po. Kaya sabi niya sa atin. Perfect chemistry na ako, dahil yun eh. Alam niya sabi ni Mrs. Po. Ayan ha, ikaw, pastor ka, sabi sa akin. Ikaw ang ano dyan, ikaw ang mag-aayos dyan, sabi sa akin. At tingnan mo rin yung side nila, hindi yung isang side lang ang pinapakinggan mo. Yun yung ano niya. At ako naman, nasa middle lang ako, kaya ang sa akin lang, gusto mag-ayos, mapag-ayos ng talaga ako. Ngayon doon sa office, marvelous na lang, sir. Kasi, kung ituloy lang po, nagtitipid ako ngayon. Yung image natin, kung ano na lang dati kasi ako. Wala pa ako ano. Nagtitipid din ako. Ayun, sigurin nyo ako, bayak. Na may pupunta dyan. Magkano ba isang kangel? Yung dati, sigurin nyo kung caster, dati 95 lang, ngayon 120 na. Yung marvelous, 50, 60. Dati, hindi pinapansin yun eh. Sa doon na lang ako, sabi ko. Malaking tulong yan. Para sa inyo. Ayoko na rin siya. So yung ano natin, at least, yung isang sakyan, nawawala ako ng isang sigarilyo ko lang. Oo, sa sigarilyo, ipunin mo yan. Kasama na sa corpo. Yung payat. Ay, yung payat. 120 sa, ay 170 sa 7-Eleven. Meron akong binibili dito natin sa 7-Eleven. Pag pinalang yung kailangan nyo, 65 lang isang taha. Pwede nyo namang tawaran sa inyo. Pero, dati. Wala na. Diba? May kumukuha na. Pagdating daw ng stock nila. Bibenta sa labas. Baka binibenta sa labas. Mabenta sa labas. Kasi mura eh. Mura. Halimbawa, may kasama naman kaya. Isang question pa pala yon. Sinipin mo, sinisunog mo yung 5 piso. Sabi ko 120, 5 barkada ko din sa iso si pare mo yung matcha. Na walang. Yung pandya sa iso, pag bumili ng Marlboro, yung pan, yung masya, rim, tatlong rim eh. Pari para ka nagulog ng motor niya. Sa N-Max ka. Sorry po sa ano doon, kung na-over, na-overfan namin kami sa Intindihan naman namin. Kasi hindi na sila pag-usapan or hindi na